Hoy, ang kupad-kupad mo, papaano ba tayong asenso sa buhay niyan? Taksimama pa ito. Naantok pa ako eh. Naantok? Labanan mo yung antok mo. Hoy, ano ba? Ito lang naman eh. Good morning, people! Sari nga. Uy, ang aga-aga mo yata ah. Saan ka pupunta? Mag-arap kong jowa. Ay, si Lola. Harap sa Lola. Tigilan mo nga ako. Huwag mo ako idamay dyan. Eto naman po. Nagbibiro lang ako. Meron po akong lakad. Meron akong appointments. Kaya alis ako maaga kasi ayoko ma-traffic. Babu! Ingat ka, Pepay, ha? Cute talaga ni Makuma. Ang thoughtful, thoughtful. Ano kan mo nga ako? Oy, Pepay. May gatas pa sa labi ang apo ko. Eh, yun nga pong gatas ng apo niyong gusto ko, Lola, eh. Tumigil ka nga. Excuse me po, meron akong jowa sa prison, no? Teka nga, nakadroga ka ba? Ako, adik? Ako, adik? Eh, baka po kayong adik. Eh, payat-payat nyo nga, eh. Si Pepay talaga palabiro. Tantanan mo na nga ako. Ano? Nagbibiro lang po ako. Arisa po ako. Hindi po ako adik. Meron po kang jowa sa prison. Hindi po kami adik. Babu! Sige na. Huwag ka makikinig doon. Asawa ko talaga. Gwapo ka na, no? Gusto ko ako pinakagwapo sa buong mundo. Gusto ko, ikaw na ang pinakapangit na tao. Para wala nang babaeng hahabol sa'yo. Sweetheart, ikaw lang babae sa buhay ko. Oo na po. May dinner meeting ako tonight. Okay, fine. Ay, before I forgot, si Carla nga pala. Dito muna mag-stay this week. Masyado kasing malayo school niya sa Alabang eh. Nag-offer na ako. Every weekend siya na kay Mami. No problem. Aalagaan ko ang kapatid mo. Talaga? Okay, malilate na ako. I have to go. You have a nice day, ha? Mwah. Makisama ka sa asawa ng Kuya Mauro mo, ha? At wag na wag madudulas ang dila mo sa totoong pagkatao niya. Eh, bakit kailangang itago pa? Kailangang irespeto natin ang desisyon ng kuya mo na makapag-asawa. Magkapamilya tapos magkakahiwalay. Paano nalang kung malaman ni Ate Georgina na hindi pala tunay na lalaki ang asawa niya? Mami, hindi naman pwedeng habang buhay eh. Matatagaw ni Kuya forever yung true identity niya. Malay mo, magbago ang ihip ng hangin, lalo na kapag nagkaanak na sila. I doubt it. Kuya is still seeing his lover. Hindi overnight ang pagbabago ng isang tao. It will take time. Mami, naawa lang naman ako kay Ate Georgina eh. In a way, parang niloko na rin siya ni Kuya. Wala siyang kaalam-alam na ang pinatulan niya pala. Eh, pusong babae. Mahal nila ang isa't isa. Yun ang importante. Good luck na lang sa kanila. Basta ako, dead ma. Ano ba? Ewan ko ba kung ba't ganyan kayo lumabas ng mga kapatid? Okay.
Hanggang kailan tayo ganito? Corny mo kasi, nag-asawa ka pa eh. Gusto ko magkapamilya, no? Pwede. Kakalimutan mo na ako. Lex, di ba sinabi ko sa'yo, huwag mo akong iwan. Hindi kita kakalimutan. Basta tawagin mo lang ako, ha, pagka may kailangan ka. Thank you, ate. Mukhang maganda tong girl na to, ha. Best friend ko yan. Para nga kaming twin sisters niyan, eh. Mukha nga. Hayaan mo, ipapakilala ko sa'yo si Clarice. At saka, ate, baka pwede kahit paminsan-minsan madalaw niya ako. No problem, basta ikaw. O, paano? Hahanda ko ng lunch natin para makakain ka na, ha? Thank you, ate, ha. Yaryo. Ano ba, Gabby? Ang kulit-kulit mo. Patahimikin mo na ako. Tapos na tayo. May asawa na ako. Sexy, pare. Alam ba, man yung panood ako sa VCD? Kamu ang kamukha niya. Ang sarap. Sa piriin. Ha? Wala kang pasusan, Shota. Ito naman, oh. Hindi ka papatulan niya, pare. Ako pa. Si Lola talaga. Siguro, iniisip na naman niya yung sex files nila ni Lolo. Nung panahon kaya nila, nagpadala rin kaya sila sa experience nila sa tabloid? Ay, lagi na lang bang ganito? Lagi na lang akong tagabasa ng kwento ng iba. Kailan ko kaya mababasa sa sex pa yung sarili kong kwento? Hindi ko rin alam kung hanggang kailan ako magtatago sa anyo ni Lola Kolot. Sabon kayo ha, may dyaryo. Wala siguro. Excuse me. Ay, ate, sorry. Don't worry. Hindi ko sasabihin kay Mami o sa Kuya Mauro mo. Hindi ko naman itinago sa kanilang pagkatao ko eh. Tanggap nila kung ano ko. Hindi nyo ba naisip na kahit minsan ay pwede kayong maging ganap na isang babae kung kayo'y mag-aasawa? Ate Georgina, hindi naman solusyon ang pag-aasawa upang maging lalaki ang bading o ang babae maging tomboy.
Gabby. Si George to. Kita tayo bukas. Miss na kita eh. Sige, takasan mo ang katotohanan. May asawa na ako. Gusto ko magkapamilya. Gusto ko nang magbago. Naiintindihan kita at hindi ako nagagalit sa'yo dahil ikaw ang unang nasasaktan sa mga ginagawa mo. Oh. Marami na tayong nainom. Baka mamaya magsusuka ka na naman. Huwag kang mag-alala. Pampainit lang para magka-baby na tayo. Lasing ka na yata eh. I love you. Totoo ba yan? Tuwing nalalasing ka lang, saka mo sinasabi ang I love you. Bakit? Hindi ka naniniwala na mahal kita? Lika na, tulog na tayo. Pwede bang mag-usap tayo? Wala dito, asawa mo. Hindi siya madalas mag-gym lately. Pwede ka bang makausap? Kung maging scandal ako, wag dito. Matatanggal ako sa trabaho. Hindi naman ako marunong makipag-away eh. Kayo ba ng asawa ko? Bakit di siya ang tanongin mo? Sa'yo ko mismo gustong marinig. Natagal kami. 5 years. Malaki ang tiwala namin sa isa't isa at malaking respeto namin. Bihira kami mag-away. Nung mag-asawa siya, hindi ko siya sinumbatan dahil kahit ano man ang mangyari, alam kong hindi niya ako iiwan. Mahal mo ba si Mauro? Wala siguro maniniwala pero yun ang totoo. Aalis na ako. Kung pwede sana, huwag mo nang sabihin kay Mauro na kinausap kita. Siguro naman, pagbibigyan mo naman ako doon. Hindi mo kakalibal kay Mauro. Hindi ko siya agawin sa'yo. Dahil magkaiba ang posisyon at sa puso niya. Hindi ko tuloy alam kung paano siya i-confront. Kung sa bagay, pareho lang kaming sumubok na magbago. Naglihim ka rin tungkol sa pagkatao mo. Kaya patas na kayo. Nakakatawa. Kaya pala mas banidoso siya sa akin. Mas perfectionist. Mas babae pa pala siya sa akin. Huwag mo siyang pagtawanan. Kung ayaw mo rin pagtawanan niya tayo. Gabby, anong gagawin ko? Magpakatotoo kayong pareho. But give it time. Kung maghihiwalay kayo, maghiwalay kayong magkaibigan. Pakawalan niyo na ang isa't isa. Huwag mo akong iiwan, ha?
Ikaw lang naman ang nangiiwan sa akin eh. Nandito lang ako para sa'yo. Meron kayong star? Meron po dyan. Kuha na lang po kayo. Ito yung bayad, oh. Uy! Bossing! Hindi niyo po ata kasama asawa niyo. Masama pakiramdam. Tinatamad bumangon. Maganda misis niyo. Well, thanks. Cute ka naman at guwapo. Sige. Mukhang exciting dito. Tara. Ma. Tara. Teka. Papakamahin mo ka ulit sa atin dito. Ha? Ha? Hoy! Anong ginagawa niyo? Kakasuhan namin kayo ng public scandal. Tignan nyo na lang. Para kayong mga hayop. Kung saan sumpungin ang libog, doon nagpaparaos. Sir, pasensya na po kayo. Pag-usapan po natin to. Mga bakla na nga kayo. Di nyo pa ginalang ang sarili nyo. Bakit? Ano ba tingin niyo sa bakla? Huwag niyo kayong maliitin, dahil tulad niyo, tao din kami. May kahinaan kaya nagkakamali. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na kaming kwentang tao. Bakit? Perpekto ba kayo? Tama na, Mahorong. Hindi. Ayoko nilalait ang pagkatao ko eh. Oo, magbabayad tayo ng kasalanan natin. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na tayong karapatan na matuto ng leksyon sa mundong ito. Dari mo. Nadyar yung nangyari sa asawa mo. Hiyang-hiyangan ako sa'yo. Ayaw niya munang umuwi para magpaliwanag. Nangyari na yun, Mami. Wala na tayong magagawa. Patawarin mo na ang anak ko. Hindi niya sinasadyang itago ang tunay niyang pagkatao sa iyo.
Mami, paano niyo tinanggap na abnormal ang mga anak mo? Unang-una, hindi abnormal ang tingin ko sa mga anak ko. Mahal ko sila kahit anuman ang pagkatao nila. Bilang ina, tungkulin kong tanggapin kahit anumang sexual preferences nila. Hindi naman sa akin kinukonsinti ko ang ganun. Pero, as long as wala silang tinatapakan at sinisikap nila maging mabuting tao, hindi ko sila ikahihiya. Nanay nila ako. Ako ang dapat unang umunawa sa kanila. Mami, may pagtatapat din ako sa inyo. Sana maintindihan niyo rin ako. Maghiwalay man kayo ng anak ko, mahal pa rin kita. Itinuri na kitang anak. Mami, hindi lang si Mauro ang nagsinungaling at nag-akala magbabago oras na mag-asawa na kami. Katulad din ako ni Kayla na ang gustong makarelasyon si babae. Ilabas mo kung anong nararamdaman mo. Sinubukan ko, Mami. Pero kahit anong gawin ko, babae pa rin ang hinahanap ng katawan ko. Ayoko maging ganito, Mami. Ikinahihiya ako. Isinusuka ko. Kung gusto mong tanggapin ka ng ibang tao, kailangan tanggapin mo muna ang sarili mo. Nagsisimula ang pagtanggap sa may katawan. Ikaw may control ng isip at puso mo. Oh, your heart. Patawarin niyo ako. Ko ang tungkol sa'yo. Napatanga ako. Hindi ko alam kung karma ko yon sa pagkukunwari ko. Naglolokohan lang pala tayo. Sweetheart, hindi kita niloko. Sinubukan ko magbago pero hinahanap-hanap ng katawan ko na mahalin si Alex. Mahal ko rin si Gabby. Palayain na natin ang isa't isa para hindi na tayo magkasakitang pareho. Mahal kita. Ikaw lang mabahing minahal ko bukod kay Mami at sa kapatid ko. Patas lang tayo. Ikaw lang din naman ang lalaking minahal ko. At yung pagmamahal na yon, hindi na mawawala. Kahit iwalay na tayo. Thank you.
Sana maayos na kagad ang annulment natin. I mean, para totally na tayong free sa isa't isa, di ba? Sana yung friendship natin huwag mawawala. Friends forever? Best of friends. Sige na, pare. Papakilala ko sa'yo si Rene. Mabait yung baklan yun. Talaga to? Bubuga mo pa ako. Pwede na ikaw. Alam mo, pare, kasi tapos na kami. Tsaka gusto niya yung maraming pinapakilala sa kanya. Tsaka baka seryosuhin ka nun eh. Kasi mas bata ka sa akin. Alam mo, pare, hindi umilig sa bakla. Mabuti kang babae yun. Doon mo na lang kayo bugaw. Sabi ko sa'yo. Corny mo. Bahala ka dyan. Hindi ko akalain na babae ang hayop ng crush ko. Sabagay, kung sana masaya ang tao. Basta tanggap niya ang sitwasyon at wala piniperwisyo. Iba-iba talaga drama ng tao, no? Roderia, ibang klase magmahal ang mga to. Alam mo, tsaka yung ibibigay ko sa iyo, yung malapit ng lumaya. Alam mo, itong mga to, uho-uho yan sa pagmamahal at sa pagkalinga. At sa paglaya nila, kasama ka sa pagbabagong buhay nila. Pero, Pepay, kinakabahan ako. Naku naman, oh, eto, magbasa ka na lang ng sex files, oh, para pagharap mo dun sa lalaki mamaya. Sensual, sensual ang dating mo. Halika na. Mga kapatid, nandito tayo sa kulungan upang pagbayaran natin ang ating mga kasalanan. Ngunit, hindi lamang tayo nagkasala sa batas. Mas nagkasala tayo sa ating Panginoon. Ngunit mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Ang ating Panginoon ay paulit-ulit tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. Ngunit hindi ibig sabihin nito na tayo magpapatuloy sa paggawa nito. Buksan natin ang ating mga puso para sa pagmamahal ng ating Panginoon upang makamtan natin ang kanyang kapatawaran. At patawarin natin ang ating mga sarili. Yan yung ipapakilala ko sa'yo. Upang makatanggap tayo ng tunay na kapayapaan. Pepay, brothers and sisters, kinakabahan ako. Magnilay-nilay. Ano ka ba? Renewed Christian na yan si Angel, kaya mabait na yan. Magmahalan tayo. Yun. Dahil yun ang papagod dito. Purihin natin ang Panginoon. Lahat tayo magsabi ng Amen! Amen! Amen. Oh, ayan na. Angel, siya yung sinasabi ko sa'yo, yung papakilala ko sa'yo, si Rodelia, yung kaibigan ko. Delia for short. Ano sarap naman itong mga dala mo? Mabubusig ko na ito ng gusto eh. Ubusin mo yan ha? Tikman mo nga pala yung longganisa ko, homemade yan. Yan nga pala ang negosyo ko. Sa awa ng Diyos, palakas naman ng benta. Nasabi nga ni Pepay na ito nga negosyo mo. Ang sarap ng longganisa mo, ano? Nasaan nga pala ang pamilya mo? Wala. Wala na akong pamilya. Kinalimutan na ako. Anong naging kaso mo?
Frustrated murder. Kamunti ko na mapatay may-ari ng restaurant. Tinanggal ako sa trabaho, pinahiya pa ako. Bakla kasi yun. Hindi ko kasi pinatulan, kaya ayun, nagdilim ang paningin ko. Kamunti ko na mapatay. Masamanda mo, kaya yung buhay pa. Malapit ka na nga rin lumaya. Oo, malapit na. Nakapagbagong buhay na ako. Pero kahit dito, wala. Wala akong girlfriend. Pero, para nakita ko na yung mamahalin ko. Pinuhos ko ang oras ko sa pag-aalaga sa kapatid ko. Nalibang din ako sa pagninegosyo. Kaya, nakalimutan mong magmahal. Huwag mo naman sanang isipin na mababang uri ako ng babae. Paano kung mabuko ka ng ate mo? Sabi mo na kasi yung totoo. Ayoko siya mabigo. Gusto niya ako makatapos ng pag-aaral. Eh naman, oh. As it is na, binigo mo na rin naman yung ate mo. Siya tumapilit na kumuha ko ng course na hindi kaya ng utak ko. Hindi ako matalino, pero sinubukan ko. Eh, ano plano mo? Magpe-pretend ka na estudyante dito, eh, kick out ka naman. Malakas ako sa garden school. Pwede ako maglabas-masok dito. Tsaka yung grade ko, tsaka yung class card. Pwede sa recto. Leia, time will come, mahuli ka rin na ate mo. Naguguluhan nga ako eh. Easy. Let's have fun. Smile ka naman. O yan, ang ganda mo, di ba? Tara na. Isang katutak ang order natin. Bilisan mo dyan. O, ilabas mo na to. Hi, ate. Uy, bagong hairdo ah. Si Pepe kasi kinulit ako magpa-parlor kanina. Bakit ba? Okay lang. Di kasi ako sanay na ganyang itsura mo eh. May nagpapaganda ka sa akin. Sino? Ibig mong sabihin, may boyfriend ka na? Wala, wala. Nagbibiro lang ako. Bakit ayaw mo? Depende ate sa lalaki. Kung di matino, tutol ako. Leia, nasa tamang edad na ako para makapagrelasyon. At alam ko na rin kung anong gagawin ko sa buhay ko. Makakatapos ka na sa pag-aaral, kaya makakahinga na ako ng maluwag. Sige ate, pahinga na ako. Ganda forma mo ah. Sige. Pedro! Tapos na ba yan? Oo! Dali mo na yung tosino dito. Hoy, dali mo.
thank you, mga kakosa. Pero una sa lahat, nais mo na pasalamatan ng ating Panginoon sa panibagong buhay na ipinagkaloob niya sa akin. Ito na siguro may tuturing ko, pinakamaligayang karawan ko dahil kasama ko ang aking inspirasyon. Kiss! 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 Nakarating sa akin ang balita na pumapasok sa campus ang kapatid mo. Although hindi officially naka-enroll. Ma'am, hindi ko kayo maintindihan. 2 semester ng kick-out si Leia. Somebody told me na nagpupunta siya sa school premises kahit wala na siyang connection dito sa aming eskwelahan. Pero ma'am, may ipinapakita ko siya sa akin mga grades at pumapasok siya everyday. Fake ang pinapakita niya sa iyong grades. Miss Kasipit, kahit diploma, nabibili sa rekto. I think you have a problem with your sister. Excuse me. Ate! Pupay mo yan, pupay mo yan! Hindi bakit kayo yan! Lamay mo sa inyo ang pami na to! Pupay na! Tagal ako na si Mora! Pinagin ko sa'yo lahat! Yung pala! Ayoko! Tumigyan pa ka! Ayoko! 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 Iba! Bakit, ha? Ano ginawa ko sa'yo, ha? Malakas ako dito. Kaya libre ka makadalaw kahit anong oras. Ang sama-sama ng loob ko. Nagsakripisyo ko para sa kanya. Tapos panluloko lang igaganti niya sa'kin. Buong buhay ko, wala na ako ibang inintindi. Mas inintindi ko pa nga sa sarili ko eh. Bigyan mo ng katwiran ng kapatid mo. Mag-usap kayo na maayos at magpatawaran. Hindi mo maaalis sa'kin na magalit. Naiintindihan mo. Dito ka matulog. Aalisin ko ang galit mo. Hindi na ako mapatay ni ate. Ilipas din ang galit sa'yo nun. Magsama na tayo. Alis na ako sa bahay na to. Leia, estudyante lang ako. Wala pa akong trabaho. Magugutom lang tayo pareho. Anong gagawin ko? Humingi ka ng tawad sa ate mo. Tapos, mag-aral ka ng kahit anong gusto mong course. Masamang magalit si ate. Tiyak na parurusahan niya ako. Leia, hindi kita iiwan.
ayokong masira ang kinabukasan ng kapatid ko. Magkano ba ang kailangan mo para layuan lang si Leia? Ano pa ibig sabihin nun? Babayaran kita. Iwasan mo lang si Leia. Iniinsulto niya yata pagkatao eh. Mahal ko ang kapatid ko. At lahat gagawin ko para mapabuti siya. Mahal ko rin si Leia eh. Kung talaga mahal mo ang kapatid ko, layuan mo siya. Ito ang 50,000. Siguraduhin mong iiwasan mo siya. Ate, gusto ko sana mag-aral ulit. Yung kurso lang na kaya ng utak ko. Sorry, ate, ha? Hindi kasi ako matalino kagaya mo. Isa pang pagkakamali mo, Leia. Itatakwil na kita bilang kapatid. Hindi na talaga mauulit. Lahat ng paghihigpit, mararanasan mo na ngayon. Masyado kasi kitang binigyan ng laya eh. Kaya yan, parang ibon na kawala sa hawla. Unang-una, Leia, bawal na rin yung pakikipag-boyfriend mo, ha? Ate, huwag mo naman akong gawin bilanggo. May boyfriend ako at alam mo yun. Pag sinabi ko hindi pa pwede. Saka, nakausap ko na yung Russell na yan. Pumayag sa gusto ko. Wala palang kwenta yung boyfriend mo eh. Ano ibig mong sabihin? Biniyaran ko ang boyfriend mo para layuan ka. Hindi naman siya nagpakipot eh. Dahil nagpabayad siya. Isuli mo kaya ate ang pera. Patunayan mo sa kanya na pilit ng kalan dahil pinwera sa kanya. Leia, itigin na natin to. Para sa ikatatahimik ng lahat. Kung mahal mo ko, hindi ka papayag na pakialaman tayo ng kapatid ko. Hindi ka papayag na paghiwalayin niya tayo. Pabayaan mo na ako. Ha? Kung talagang tayo-tayo, ayusin mo muna yung buhay mo. Hindi mo ako mahal. Katawan ko lang gusto mo. Leia, mahal kita. Pero Leia, wala sa puso ng utak ko. Kaya tinanggap mo ang pera? Leia, malaking tulong sa akin to, sa pag-aaral ko. I'm sorry. Kamusta ka na, Leia? Mabuti. Boyfriend ko, si Angel. Magsasama na nga kami. Nagpaplano na nga kami magpakasal. Baka next year. Diba? Nick? Ang macho niya, no? Kaya nga naluka-luka ang ate mo dyan sa mentsyong yan eh, kahit na nakilala niya sa kulungan. Kulungan? Huwag mo nang urirapin. Lumaya na nga yung tao eh. Excuse me. Ako. Ako, Angel. Natakot yata yung bata nung sinabi kong galing kang bilangguan. Eh, paano? Masyado ka mahatera. Palagi mo pinangungunahan eh. Eh, kasi hindi ko napigil yung bibig ko eh.
Angel, ituring mong bahay mo ang tirahan namin, ha? Sige. Miss, may problema ka ba? Wala kang pakialam sa akin. Ganda-ganda mo kasi. Tapos nakasimangot ka. Anong paki mo? Pwede kitang palikayahin. Saka pwede rin kitang aliwin. Ulul. Angel! Ang dami namang longganisa nito, ah. Panasamantala yung tatrabaho ko sa paggawa ng longganisa. Pwede rin ang amo ko. Dito ka na lang sa probinsya. Sa Maynila ka na pahamak eh. Babalik din ako. Pangakong din ako aalis kahit kailan. Saan ka tumitira sa Maynila? Sa mabait na kaibigan. Baka mamaya, bumalik ka na naman sa hanap buhay mo nung araw. Kahit magdildil tayo sa asin. Iwasan mo na ang ganong klaseng hanap buhay. Malalaki na ang mga anak mo. Siguro naman tama na ang leksyon sa'yo sapagka bilanggo mo sa pagpatol mo sa kung kani-kanino. Anghel? Uy! Kuya Angel, oh. Siguro ang dami mo nang naging girlfriends, no? Hindi. Torpe nga ako sa babae. Ibig mong sabihin, si ate lang naging girlfriend mo? Sa kanya ako naging seryoso. Siya nagpatibok ng puso ko eh. Break na kami ng boyfriend ko eh. Hanap mo naman ako para maging maligaya rin ako. Iba-iba ugali ng tao. Basta ang gusto ko, yung kasing macho mo at kasing bait mo. Hoy, Lea! Oras ang trabaho ah. Bakit dinadaldal mo ang Kuya Angel mo? Pwede ba lumabas ka na? Kung ano nung kalamdian lumalabas sa bibig nito? Kaya ka nga nahinto sa pag-aaral mo eh. Dahil sa panlalaki mo. Tapos ngayon maghahanap ka pa ng boyfriend. Sinabi ba ng Diyos sa Biblia na magsiya tayo paminsan-minsan? Kuya Angel, sayaw naman tayo. Ha? Baka dumating yung ate mo, magagalit yun. Ang hirap naman kasi kay ate, siya lang gusto lumigaya. Kung sa bagay, wala naman sama sa pagsasayaw, di ba? Thank you.
Join na sa ate. Sarap magsayaw. Kuya Angel, halinhinan mo nga kami isayaw ni ate. Pwede ba? Huwag mong gawing disco itong pamamahay ko. Aba, Angel. Hindi ko yata nakikita sa'yo pagiging Kristiyano. Tulad na pinapakita mo, nasa kulungan ka. Huwag mong bigyan kulungan ng pagsasayaw namin. Ah, ilagay niyo sa lugar para hindi kayo pag-isipan na masama. Pinakikisamahan ko, kapatid mo. Binibigyan mo yung mali siya. May tiwala ako sa'yo. Mahal ko lang si Leia, kaya ako siya binabantayan. Saka, medyo may kilandian kasi ang kapatid ko eh. Aaminin ko naman yun eh. May delikadesa ako kahit ganito lang ako, no? At saka huwag binuhusgan ang pagiging malipit ko sa Diyos. Sorry. Angel, parang awa mo na. Huwag naman akong iwanan. Huwag mo akong iwanan. Pangako, di na mauulit yun. Di na ako uulit. Please, huwag mo lang akong iwan, ha? Saka alam mo, may sorpresa nga pala ako sa'yo. Kapag nagpakasala tayo, ibibigay ko lahat ng gusto mo. Ibibili ka ng sasakyan. Ibigay natin ng pera mga magulang sa probinsya. Huwag mo akong iwanan, please. Huwag mo akong iwanan. Hindi ako mukhang pera. Hindi naman sa ganun eh. Hindi sa ganun. Gusto ko lang lumigaya ka. Mahal kita eh. Gusto mo ko lumigaya? Bigyan mo akong tiwala at respeto para lumigaya ako! Okay. Ayaw mo akong iwan. Hindi ko kaya. Patawarin mo ko. Hindi ko na ulitin yun. Anong ginagawa mo rito? Umalis si ate. Malaya na tayo. Siguradong pag nalaman ng ate mo to, magagalit yun. Malalaman lang niya pag sinabi mo. Pero ako, tiko mabibig ko. Totoo kuya, ikaw ang nagluto nitong ulam? Oo. Oh, sige, tikman mo. Anong lasa? Sarap! Ang sarap-sarap! Talaga? Sige, naku, kuha ka pa. Naku, matumaba na ako niyan. Oh, ito pa. Wait lang muna! Ayan. Ang sarap! Sarap! Sige, sige. Kain ka lang. Diyan ba ang pwesto mo? Ngayon ko lang nalaman, magaling ka pala magluto. Huwag mo kasi itulad sa ibang tao na walang alam sa pamumuhay. Inispoiled kasi kita, kaya heto, nagsisisi ako. Bakit? Sinabi ko ba sa'yo inispoiled mo ako? Tapos ngayon isusumbat mo. Hindi kita susumbatan. Ang gusto ko lang sana, sana lang matauhan ka. Alam mo, ate, marami ka na nagawang mabuti sa akin. Pero sa tuwing magsasalita ka ng masakit, na kahit aso, hindi kaya malamon, nawawala lahat ng kabutihan mo na nakatanim sa utak ko.
Damon? Ba't ang bagal-bagal mo kumilos? Ang tanga-tanga mo, araw-araw yun ang ginagawa mo, hindi pa rin makakuha. Ano ba, bilis! At ikaw, saan ka pupunta? Papalimig mo na ako, bago ako mapuno. Anong problema mo? Ikaw ang may problema! Ang litit na bagay, nagkakaganyan ka? Ayaw kasi akong patahimikin ang kutob ko eh! May relasyon ba kayo ng kapatid ko? Ganyan makababa ang tingin mo sa akin? Kung puro pagdududa na sa kokote mo, mabuti ba maghiwalay na lang tayo? Nabigla lang ako. Iwasan mo kasi si Leia. Kilala ko yung kapatid ko. Walang patutunguhan itong relasyon natin kung puro pagdududa ka. Mabuti ba maghiwalay na lang tayo? Sorry. Sorry na. Uwi mo na ako sa probinsya namin. Sige, sasama ako para makilala ko magulang mo. Pabayaan mo mag-isa para makapag-isip-isip ako. Sige, kung yan ang gusto mo, yan ang susundin ko. Ipadadala ko na rin ang pera para sa magulang mo. Gamitin mo yung pera para sa pag-aaral ng mga bata. Magtayo ko ng tindahan para may panggastos ka pang araw-araw. Saan ka kumuha ng pera? Hindi na importante yon. Basta ang importante, gamitin mo ang pera para sa mabuti. Bumalik ka sa dati mong trabaho? May karelasyon ka na namang iba? Ano? Bakla? Babae, matrona? Sa malaking titi lang ako para sa kanila. Pagod na ako. Kumisa, nandidiri na ako sa sarili ko eh. Para ako makina na, na walang ginawa kundi tumira ng tumira. Nakakapagod ng manggamit. Magpasakay. Magsilungaling. Magpaikot, mambola. Di pa ako tinutuli, puta na ako. Mamamatay na yata akong puta. Bet. Hindi ako naging mabuting asawa o ama sa mga anak natin. Pero palagi mong tatandaan, hindi ko kayo pwedeng kalimutan. Kahit kailan. Kailan ang totoo kong minahal. Nasaan si Angel? Umuwi siya ng probinsya. Nagkatampuhan kami. Miss na miss ko na nga siya eh. Rodelia, pinagtapat na ba niya sa'yo ang lahat? Anong ibig mo sabihin? Na meron na pala siyang asawa at mga anak sa probinsya. Nalaman ko lang dun sa jowa ko yung totoong pagkatao ni Angel. Hindi ako mapakali nung nalaman kung may pamilya na pala siya. Ang sinabi niya sa akin, magulang niya nasa probinsya. Bakit ngayon mo lang sa akin sinabi yan? Ngayon lang sinabi rin sa akin ng papa ko eh. Alam mo rin mga lalaki, tatakipan. Pepay, alamin natin kung saan siya nakatira. Naku, Rodelia, kung nagbabala ka mag-iskandalo, wag na, please! Pepay, binigyan ko siya ng malaking pera. Hindi na yun lalo talaga babalik. Huwag ka na mag-alala, Rodelia. Ihahanap na lang kita ng ibang jojowain. Pepay naman, mahal ko nga siya eh. Ay, nako. Sigurado ka bang pagmamahal yung nararamdaman mo. Ano ka ba? Sa edad dating to, hindi na tayo dapat nagpapaloko. Pepay, pag ako hindi mo tinulungan, nahanapin ang address ni Angel sa probinsya, magkalimutan na tayo, magkaibigan tayo! Ganun. Rodelia? Rodelia? Aba, nagpapaganda. Aba, manunugod ka lang naman ang asawa ni Angela. Hindi ako skandalosa. Anong gagawin mo?
magmamalaki, magmamaganda, mag-iinarte na ikaw ang number two ni Angel, ganon. Di ko nga alam kung ano pwede kong gawin eh. Aba, eh bahala ka sa buhay mo. Basta ako, hindi kita sasamahan. Hindi ko maa-attempt na makita kang naghahabol sa isang walang kwentang nota. Hoy, basta mag-iingat ka, ha? Kaalis lang ng asawa ko. Sino po sila? Sa palagay mo, sino ako sa buhay ng asawa mo? Kung may relasyon kayo ng asawa ko, huwag mo naman ipamukha sa akin. Naiintindihan ko si Angel kahit mali ang ginagawa niya. Mahal ko ang asawa mo. Kahit maraming kinakasama ang asawa ko, paulit-ulit niya sinasabi sa akin na kami lang na mga anak ko ang tunay niyang mahal. Naniniwala ka sa kanya? Yun na lang ang natitira sa akin eh. Ang maniwalang ako ang tunay niyang mahal. Sa uli, sa akin pa rin siya uuwi. Mabubuo ang pamilya namin sa piling ng aming mga anak. Na ako. Kung may nagawang atraso sa iyo ang asawa ko, ako na lang humihingi ng paumanhin. Dumating ka na pala. Nasaan natin Delia mo? Umalis. Nagpunta sa malayong lugar. Baka sinunda ka sa probinsya. Hindi niya alam ang bahay ko. Sabik na ako sa'yo. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Noong una, gusto ko lang makiganti kay Ate Delia. Lea, tumigil ka. Hanap ko ang ginagawa mo sa akin.
Leia, pag nalaman to ng ating mga magagalit yun. Masama akong tao, pero may konsensya naman ako. Pagbigyan mo na ako. Hindi niya malalaman. Mahal na kita eh. Hindi ubog lang yan eh. Pare, ibis ka na, bilis! Bakit? Saan ka pupunta? Ano ka ba? Di gigimik. May street party ngayon. Friday night! Gimik? Lang akong pere. Saan dito lang sa bahay? Pare, akong taya. Nakadilensya ako kay Rineng Bading eh. Baka di ko payagan ni Lola Kulot eh. Lola's boy ka pala eh. Ayan, pare. Mamaya-maya may mag-pick up na tayo para makuha one night stand. Oh, patahimik ka. Hindi naman kasi sanay kumimik eh. Mabuti pa, i-CR mo muna yan para mawala yung kaba mo. Baliw. Halika, sa coach tayo. Mm-hmm. Ang bahala. Tara. Sabi. Ginagawa mo dyan? Pasok na ako, pasok ka tayo. Tara. Nella, please. Ganun lang ba yun? What's your problem ba? I love you. Ayoko na sa'yo. Goodbye. Pinagparausan mo lang pala ako. Sinagot mo na sarili mong tanong. Excuse me. Excuse me. Can I borrow your lighter? Sure.
Nagugutom ka ba? Nagpapaluto ako ng paborito mong ulam. Wala akong gana kumain kasi nagda-diet ako. Pupunta ako ng grocery mamaya. May pabibili ka? Pwede ba huwag kang OA? Hindi ko kailangan ng pag-aasikaso mo. Wala nang mami mo. Pinagbiling ka sa akin ng daddy mo bago siya mamatay. Hindi kita kadugo pero cargo de consciencia kita. Daryl, hindi tayo mga bayarang journalista. Kaya wala akong pakialam kahit masagasaan pa yung politikong yan. Sorry, ma'am. Kung di mo kaya ang pressure ng mga prinsipyong manunulat, sabi mo lang sa akin because I can fire you anytime. Ikaw naman, napukataray. Ay, nako, pasensya ka na. Nasa lang nga pala tayo? Ay, ito yung mga alasa binibenta ko. Mukha na, o yan. Magugustuhan kaya ni Nella to? Bakit? Sa kanya mo ba ibibigay yan? Mahal ko naman yung batang yan kahit maldite eh. Naku, ewan ko ba sa'yo? Bakit hinahayaan mo sagot-sagutin ka ng Nellyang yan? Hindi ko naman siya sariling anak para pagalitan ko. Tsaka pinagbili naman sa akin ng asawa ko bago siya mamatay eh. Kaya nga, hanggat bata pa Diana, dapat supilin para hindi mapariwara. Parang tunay na anak din naman ang turing ko sa kanya eh. Ay naku, ukunin mo ni alas na yan, bibigay ko sa'yo yung 3 gives. O 4. O 4 na sige. O 5. Sa akin si Hulog ah. Nelia, next time, kumatok ka. Eh, sorry, excited lang kasi akong ibigay sa'yo to. Hindi ko naman birthday or whatever. I just wanted to give you something. Kung sa bagay, panay nga ang bigay sa'yo ng daddy ng gift nung nabubuhay pa siya. Kaya may liga rin magbigay. In fact, binilan ka nga niya ng kotse, hindi ba? Hindi ko hiningi sa daddy mo ang kotse. Nising ko wala akong hiningi sa kanya. Pero tinanggap mo lahat ng binigay niya. Kung iniisip mo na kinartang kong daddy mo, nagkakamali ka. I didn't mean anything. Kung guilty ka, it's not my problem anymore. Madalas ka ba dito? Okay lang. Where do you stay? Why do you ask? I don't believe in wasting time. Come on, let's go. Huh? Anong gagawin natin dito? Magdadasal? Magko-computer. Ang corny mo naman. I wanna know you first. Hindi ako yung tipo ng lalaki. Ay kinakama agad yung babae. Tapos, pag nagsawa na, hindi nakilala. Really? Sige, relax. Feel at home. You want something to eat? I want to eat you. You're so forward. Grabe. Nelly, may kailangan ka? Gusto ko ng cellphone na may camera eh. Bakit hindi ka nagsabi? Alam mo namang hindi kita matitiis. Masama ang magnakaw. Sige, saktan mo ako kung gusto mo ipakulong mo pa nga ako eh. I don't care! Bakit mo ba pilit sinasaktan ang sarili mo? Hindi kita kaano-ano para pagsabihan ako. I'm just concerned. Hindi ako galit. Pwede ba mag-usap tayo? Huwag kang plastic. Kung galit ka sa akin, murahin mo ako.
Dahil ako, galit na galit ako sa'yo. I hate you! At huwag mong sabihing santa ka. Dahil nasira ang pamilya ko mula nung dumating ka sa buhay ng daddy ko. Nagwala ang mami ko dahil sa pangagaw mo sa asawa niya. Hindi ko inagaw ang daddy mo. Naunang nagloko si Bettina, tinago yun ni Gerald, pero matagal na nagwawala ang mami mo. Sinungaling ka! Nelly, I'm sorry! I love my mom so much. I'm spoiled by her. What about your dad? Palagi niya akong pinapagalitan eh. Kaya ako nagrebelde. Siguro inaapi ka na stepmom mo, no? Subukan niya. The truth is, ako ang nangaapi sa kanya. Maldita ka talaga. I cannot stand that bitch. Teka, halika. Bakit? Let's do Wait. It here. Exciting, di ba? Not here. Ilang beses mo ba akong bibitinin? Respect me if you don't want to respect yourself. Umalis sa sigaret. Pinabibigay niya sa'yo. Pagaling ka raw. Sabi ko nga, pumasok siya rito. Kaya lang ayaw niya. Tatawag na lang daw siya sa'yo. Mukhang mabait si Garrett at seryoso siya sa'yo. Sa panahon ngayon, bihira na makahanap ng lalaking matino. Nene, sandali lang. Mag-usap tayo. Ano ba? Leave me alone! You're drunk. Iuwi na kita. Itawan mo nga ako. Ayoko na sa'yo. Ano ba kasalanan ko sa'yo? Bastusin mo kasi ako. Hindi ako sanay nang iginagalang ng mga lalaki. Nena, please. Lasing ka. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Pareho lang kami ni Mami. Gabi-gabi. Gabi-gabi, iba't ibang lalaki kasama. Minsan, nasisilip ko siya. Minsan, ginalaw ako ng lalaki niya. I hate myself. Kaya pwede ba? Utang na loob, huwag mo akong ituring na disente. Dahil wala akong pinagkaiba sa mga puta. Hello, Garrett. Pasensya ka na kagabi, ah. Medyo mainit kasi ang ulo ko, eh. Pwede ba tayong magkita bukas? 6? Paris, anong gimmick ko kagabi? Pare, ang ganda ng club na pinuntahan ko. Puntahan niyo yun! Oh, punta pare. Susulo kayo eh. Oh, pare. Bro, nandiyan si Garrett oh. Oh, pare, ng balita. Kumusta, pare? Ganda ng forma mo, bro, ah. Dadalhin mo sa amin. Hinug na, pare. Pare, sa club mo ba kinuha yan? Hindi siya GRO. Pero maganda siya. Kaya niyo ba mga patuta namin? Kailangan ka ba bukas? Bakit? Anong trip mo? Wala lang. Surpresa ako sa'yo eh. Talaga? Ika na. Para hindi tayo gabihin. Ikaw. Sige, okay. Sana ba tayo ngayon?
Tanggalin mo na sabi yung panyo eh. Hindi ba gusto mo na excitement? I'll give it to you. May mangyayari na sa atin this time. Baka naman sa kumbento mo na ako dinala niyan, ha? I'll surprise you, okay? Sabay-sabay mo kaming titikman. Akala ko ba disente ka? Marami nagkakamali sa maling akala. You want sex? Magsawa ka! Sana pinatay na lang nila ako. Ang sakit-sakit ng nararamdaman ko ngayon, tita. Hindi ako tao ng mga oras na yun. Pakawala ako, pero nung mga oras na yun, naawa ako sa sarili ko. Puta ako, pero tao pa rin ako. Magpakatatag ka, Nelia. Ipakukulong ko sila. Wala akong pakialam kahit pader yung binangga ko. Pati yung fraternity ng hayop na Garrett na yun, titirahin ko sila sa dyaryo. Tita, baka kung anong gawin nila sa'yo. Sanay na ako sa death threat. Saka bago nila ako galawin, uunahan ko sila. Sisiguraduhin kong magbabayad sila sa kahayupan nila sa'yo. Please! 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 Ano? Sunda natin. Ha? Walang hiya ka! Ang akala ko ito ng pinakamabuting lalaki para kay Nelia. Yung pala, demonyo ka! Hindi mo ako mapapaklong ng basta-basta. Wala kang ebidensya. Sige na! Dun! Naipakulong ko na sila, Nelia. Inaraw-araw ko sila sa dyaryo. Kahit papano'y naiganti na rin kita. Hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad sa'yo, tita. Kung paano kita pasasalamatan. At kung paano kita yayakapin. Tayong dalawa na lang nandito sa mundo. Iiwanan pa ba natin ang isa't isa? Hiyang-hiya ako sa'yo. I hate myself. Please forgive me. Patawarin mo ang sarili mo para magkaroon ka ng peace of mind. Hindi ka pa humihingi ng tawad sa akin. Napatawad na kita. Hmm? Teka, Mama! Saan galing yan? Sinong nagpadala niyan? Bulaklak ng patayan, ah! Teka, Mama, kinakausap pa kita! Bumalik ka dito!
Hoy, Mama! Ano ba? Sino ba talaga nagpadala nito? Ma'am, ayaw talaga kayong tigilan eh. May panayan tawag. Pinag-iingat kayo. Hindi nila ako matatakot dahil matagal na akong takot. Nabasa niyo na po ba ang balita? Pinayagan ang pumagpiyansa sa mga pinakulong ninyo. Marami na akong kinausap para hinga ng tulong. Hindi ko sila titigilan hanggat di sila nabubulok sa kulungan. Sa bagay, wala na siyang problema. Tapos na ang lahat sa kanya. Bukas, sigurado, laman siya ng dyaryo. Ano kaya laman ng sex files bukas?